Isang bahay sa hall na matatagpuan sa United Kingdom ang napuno ng ingay dahil sa dalawang magkapatid na nagtatalo ng dahil sa isang board game. Ngunit hindi ito isang tipikal na pamilya kung saan na ang mga nag-aaway ay mga bata lamang. Sina Matthew at Michael Clark ang tinutukoy na magkapatid at sila ay nasa edad 42 at 39 years old na bumalik sa pagkabata. Ang kakaibang kwentong ito na maaaring maihalintulad sa pelikula ni Brad Pitt na Benjamin Button na Tumatanda ng Paurong. Inihahandog ng HISTORYTALES channel ang nakakalungkot na true-to-life story ng Clark Brothers. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, i-click muna ang subscribe button. I-like ang video na ito at huwag kalimutang i-click ang notification bell icon para maging updated ka sa bagong upload ng mga video. Sumali si Michael sa Royal Air Force sa edad na 20 at si Matthew ay inalok ng pwesto sa parehong kolehiyo pang-agrikultura sa Royal Navy. Si Michael ay naging second father sa mga anak ng kanyang bagong asawa at si Matthew naman ay nagkaroon ng isang anak na babae. Subalit, ang mga bagay ay hindi palaging perpekto para sa magkapatid. Nakipag-divorce ang kanilang mga asawa sa loob lamang ng ilang taong pagsasama. Naalala ng kanilang tatay na si Tony nung may isang bagay na hindi tama sa kanyang mga anak na lalaki. Nang ang mga lalaki ay nasa 30s na, sumama sila sa kanilang mga magulang sa isang bakasyon sa Spain. Habang ang eroplano ay umaandar sa runway, ang dalawang magkapatid ay tuwang-tuwa at sumigaw sa kagalakan ng yeti na isang reaksyon pambata. At ang dalawa ay nag-aaway din tulad ng mga bata sa buong biyahe. Si Matthew ay tinanggal mula sa kanyang trabaho sa pabrika dahil sa kanyang kakaibang ikinikilos at pambatang pag-uugali. Si Michael naman ay nawala ng trabaho mula pa noong tinamaan siya sa tuhod na nagsanhi sa kanyang paglabas mula sa Royal Air Force. Ang mga doktor ay gumawa ng isang MRI at pagsusuri sa genetiko ng magkapatid at natuklasan nila ang nakakagulat at masakit na dahilan ng kanilang sitwasyon. Ang parehong magkapatid ay nalaman na may terminal leukodystrophy, isang pambihiran na karamdamang umaatake sa puti o luko na parte ng utak, kung saan ang kanilang utak ay dahan-dahang nasisira, pati ang kanilang intelektual at emosyonal. Kaya ang dalawang matandang lalaki ay bumabalik sa pagiging bata. Maitatalang meron lamang isa sa 3 bilyong tao ang tinatamaan ng leukodystrophy. Walang gamot para sa leukodystrophy at walang paraan para pabagalin ang di maiwasang pagkawala sa function ng utak. Nagbigay ng kasagutan ang resulta ng diagnosis sa mga Clark at ipinaliwanag nila sa kakilala nila ang kakaibang sakit ng kanilang mga anak. Ngunit napakasakit para sa magulang na malaman na ang kanilang mga anak na lalaki ay may isang degenerative terminal disease at wala silang magawa upang mapigil ang paglala nito. Ang anak ni Matthew na si Lydia ay nagkaroon ng kalinawan dahil sa pagsusuri sa kanyang ama. Halos sa buong buhay niya, naniniwala siya na ang pagkakalayo nila ng papa niya ay dahil iniwan siya nito at hindi pinanagutan. Gayunpaman, ang sakit ng kanyang ama ay isang malubhang hampas sa kanila. At kahit na alam niya na hindi sila magkakaroon ng isang normal na relasyon bilang mag-ama, gumaan ang kanyang loob nang magkaroon ng paliwanag ang kanilang paghihiwalay at nagpasalamat na nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay sa halip ng nangyari. Ang city government ng Hall ay nagbigay sa mag-asawang Clark ng isang bahay para sa kanilang mga anak na lalaki upang manirahan sila ng magkakasama. Kaya unti-unting bumalik sa normal ang buhay para sa mga Clarks. Nang marinig ng mga tao ang kwento ng magkapatid na Clark, ay madalas silang naikukumpara bilang buhay na Benjamin Button, isang pelikula ni F. Scott Fitzgerald na ipinanganak bilang isang matandang lalaki at tumatanda ng paurong.
Maliban sa kanilang panlabas na itsura, sina Michael at Matthew ay eksaktong katulad ng mga karaniwang bata. Si Michael ay moody at parang bata at hindi maiiwang mag-isa kahit na ilang minuto at baka mapahamak ito. Si Matthew naman ay palaging sumisigaw at walang tigil sa pagsasalita na parang isang batang walang kontrol. Ngunit ang kagandahan naman ay ang pagmamahal nila sa bawat isa. Ang dalawa ay madalas na magkayakap habang pinapanood ang kanilang paboritong cartoon na Smurfs. Ang mga lalaki ay nagkaroon ng pagkahumaling sa mga laroang train at gustong-gusto nilang maglaro ng mga board games. Kahit na ang mga larong ito ay madalas na napupunta sa mga pag-iyak at pag-aaway. Ito ang nakakatakot para sa kanilang mga magulang, ang pag-aaway ng kanilang malalaking anak. Nakita na lang ng mag-asawa ang kanilang sarili na pagod at kulang sa tulog mula sa paggising sa gabi kasama ang mga bata. Sila ay napapagod sa gabi-gabing awayan ng dalawang moody at pagod na mga batang lalaki sa oras ng pagtulog. Noong 2012, si Matthew ay naging lolo ng mga anak ang kanyang anak na si Lydia. Nagkaroon ng pagkakataong makilala ni Matthew ang sanggol at tila nauunawaan din niya na ang maliit na bata ay apo niya. Ngunit habang pinapanood sila ng kanyang magulang at ni Lydia, nasaktan sila at hindi mapigilan ang emosyon nang maobserbahan nila na sa intelektual, si Matthew ay tila isang nakatatandang kapatid lamang kaysa isang lolo ng bata. Habang tumatagal, patuloy na lumala ang kondisyon ng magkapatid. Ang kanilang pag-iisip at damdamin ay patuloy na bumagsak at dahil bumalik sila sa higit pang pag-uugaling tulad ng bata, bumagsak din ang pisikal na kondisyon nila. Gaya ng isang baby, nahirapan na silang maglakad kaya kinailangan na nilang gumamit ng wheelchair. Pero ang pinakamasakit, kung minsan ang mga lalaki ay tila ba alam ang nangyayari sa kanila. Alam nila kung ano ang mayroon sila at nalungkot sila sa kanilang kalagayan. Ngunit sila at ang kanilang mga magulang ay walang kakayahan para pigilan ang bagay na hindi maiiwasang mangyari. Nag-aalala ang mag-asawang Clark na paano kung mawala sila at mabuhay ng mas matagal ang kanilang mga anak. Sino ang mag-aalaga sa kanila at tutugon sa kanilang pangangailangan? Gayunpaman, ang mag-asawang Clark ay hindi na kailangang malungkot at mag-alala kung sino ang mag-aalaga sa dalawa kung may mangyari man sa kanila. Dahil si Matthew ay natalo ng sakit at namatay noong 2013 at si Michael naman noong 2016. Ang leukodystrophy ay hindi kapani-paniwala at pambihirang sakit na nagdulot ng mapait na buhay sa pamilyang Clark. Dahil sa dalawang matandang lalaki na bumalik ang isip at emosyon sa pagkabata bago tuluyang kunin ang kanilang buhay. Ang kwento ng pamilyang Clark ay talagang nakakalungkot at nagbibigay talaga ng kirot sa ating mga puso. I-comment nyo sa comment section kung ano sa tingin nyo ang mararamdaman at gagawin nyo pag naranasan nyo ang naranasan ng kanilang pamilya. Maraming salamat sa panonood at huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click nyo na rin po ang notification bell para ma-notify sa mga bagong videos. Maraming salamat at hanggang sa muli!